Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-online. Sa lahat ng mga followers natin sa YouTube channel, meron po akong isa pang magandang balita. Meron pa akong isang channel na dapat po ninyong suportahan at makita, ang Papa Dudut Vlogs. Hanapin po ito, mag-like, mag-share at mag-subscribe din po doon para we get to know each other, kumbaga. Sa ating episode ngayong gabi, marami ang kayang gawin ng taong sobra kung magmahal. Handa siyang hamakin lahat at isakripisyo maging ang kanyang sarili. Mahalin lamang siya ng taong itinitibok ng puso niya. Pero sa mundong nababalot ng hiwaga at kababalaghan, paano nga ba natin malalaman kung totoong pag-ibig ang nararamdaman natin o nasa ilalim lamang tayo ng isang itim na kapangyarihan ng gayuma? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga ka-online natin na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nadine. 34 years old at tindera ng kakanin dito sa amin sa Bicol. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig dito sa inyong channel, lalo na nang magsimula na kayong tumanggap ng mga sulat na tungkol sa mga kababalaghan. Hindi naman ako mahilig sa mga ganong kwento dahil matatakotin din akong tao. Pero naniniwala kasi ako na may mga pangyayari dito sa mundo na mahirap talagang ipaliwanag. Kagaya na nga lamang nitong ikukwento ko sa inyo. Papa Dudut, ang sabi nila ay isa raw ako sa mga pinakamagandang babae sa aming lugar. Siguro kasi naman ako ang maputing kutis ng lola ko. Dahil kadalasan na pagbubukid ang kabuhayan ng mga tao dito sa amin ay karamihan talaga sa kanila ay maiitim ang kutis. Kaya naman litaw talaga ang kaputian ko sa aming lugar. Solong anak lang din ako ng nanay ko. Hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo at ayos lang naman yun sa akin. Nakontento na lamang ako sa simpleng buhay namin ni nanay na nagtitinda ng kakanin sa palengke. Sapat na yon para mabuhay kami at hindi na magutom. At dahil itaw nga talaga ang maputing kutis ko sa aming lugar ay marami akong naging manliligaw, Papa Dudut. Hindi naman ako pinaghihigpitan ni nanay pagdating sa bagay na yon. Dahil nasa tamang edad na raw ako. Basta ayaw niya lang daw na naglilihim o nagsisinungalin ako sa kanya. Sabihin ko raw kapag nararamdaman ko na may napupusuan na ako sa mga nanliligaw sa akin. Sa ilang lalaki na nanliligaw sa akin noon, masasabi ko na si Liam ang pinakalamang sa lahat. Gwapo siya, moreno at matangkad. Ilang beses ko na rin siya noong nakakapartner sa Santa Cruzan sa aming lugar. At kilala na rin niya si nanay. Boto nga rin sa kanya si nanay kasi alam niya na masipag itong lalaki. Lima kasi silang magkakapatid at huminto rin siya sa pag-aaral sa kolehiyo para matulungan ang mga magulang niya sa pagtatrabaho. Kapag nasa bahay namin siya at tumadalaw ay madalas din siyang makakwentuhan ni nanay. Yun pa naman ang gusto ko sa lalaki, yung napapalapit din sa nanay ko para mas nakikilatis niya ang nanliligaw sa akin. At kahit meron na talaga akong pagtingin para sa kanya ay pinipigilan ko pa rin ang sarili ko na sagutin kaagad siya. Gusto ko kasing magpakipot muna at makilala siya ng lubusan bago kami magkaroon ng relasyon. Ayos lang naman kay Liam yon at palagi niyang sinasabi na handa niyang hintayin ako. Halimaw, umalis ka dito halimaw, sigaw ng isang batang lalaki. Umuwi ka na doon sa kuweba mo, huwag ka dito sa amin kasi ang baho-baho mo. Utal na kuba, sigaw din ng isa pang batang lalaki. Pauwi na ako noon sa bahay nang mapahinto ako nang dahil sa mga sigaw na yon. Inilibot ko ang mga tingin ko at nakita ko ang tatlong batang lalaki na hinahagisan ng maliit na bato ang lalaking kaharap nila. Hindi pamilyar ang mukha ng lalaking binabato ng mga bata. Marahil ay dayo lamang siya sa lugar namin. Hoy mga bata, umalis nga kayo dyan. Hindi nyo ba alam na masama yung ginagawa ninyo sa way ko sa kanila? Nako si ate, ganda pala to. Tara na, alis na tayo dito.
Uwi ka ng isang bata na kaagad na tumakbo palayo kasunod ang dalawang kasama niya. Kuya? Medyo natigilan ako nang malapitan ko ang lalaking kanina lang ay binabato ng mga bata. Noong ko lang kasi napansin na may bukol pala siya sa kanyang likuran kaya may pagkakuba siya. Maraming tigidig ang kanyang mukha at magulo ang kanyang kulot na buhok. Maasim din ang amoy niya na parabang mahigit isang linggo nang hindi naliligo. Napalunok na lamang ako noon ng laway at gumiti para hindi niya mapansin ang pagkagulat ko. Aayos ka lang? Nag-aalalang tanong ko. Tumango naman siya at medyo umiwas sa akin at tila natatakot. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Ako nga pala si Nadine. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ko. Kaloy po, pautal na sagot niya. Huwag mo nga akong pinupo kasi mukhang magkaedad lamang naman tayo. Teka, may sugat ka oh. Wika ako nang mapansin ko ang dumudugong noo ni Kaloy. Kinuha ko ang panyo ko bago ko pinunas doon. Muli namang umiwas si Kaloy nang ilalapit ko na ang kamay ko. Malumanay akong umiti sa kanya nang makita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi kita sasaktan, huwag kang mag-alala. Medyo pagpapakalma ko sa kanya. Dahil doon ay nagawa ko nang ilapit ang kamay ko sa kanya at punasan ang dumudugo niyang noo. Salamat, wika niya. Saglit akong napahinto sa ginagawa ko at napangiti sa kanya. Malumanay kasi talaga ang boses niya at parabang may kakaiba yung lamig na hatid sa pandinig ko. Walang anuman, bago ka ba dito sa lugar namin? Tanong ko. Oo, sagot naman niya. Bukod sa pagkakuba niya ay napansin ko na may diferensya rin siya sa kanyang pananalita. Saan ka nakatira? Pag-uusisa ako pa. Doon sa may paanan ng bundok? Sagot ulit niya. Nadine! Napalingon ako nang tawagin ako ni nanay. Ano bang ginagawa mo dyan? Halika nga rito! Utos pa ni nanay. Nagpaalam na ako noon kay Kaloy at iniwanan ko na lamang ang panyo ko sa kanya. Lumapit na ako kay nanay at sinabayan siya sa paglalakad. Hindi mo dapat kinakausap ang kuba na yon. Seryosong sabi ni nanay habang naglalakad kami. Bakit po? Mukha naman po siyang mabait. Nagtatakang tanong ko. Kilala ko si nanay na hindi mapanghusgang tao. Kaya alam ko na may malalim siyang kadahilanan para sabihin yon. Dahil yung bahay na tinitirhan niya sa malapit sa may paanan ng bundok, ay dating tinitirhan ni Anita, sagot naman ni nanay. Sino pong Anita? Muling tanong ko dahil hindi pamilyar ang pangalan na binabanggit niya. Isang mangbabarang dito sa lugar natin, muling seryosong sagot niya. Nay, hanggang ngayon ba naniniwala pa rin kayo sa ganyan? Sa panahon po ngayon hindi na uso yung barang at kulam na yan. Wala nang ganun, nay. Natatawang wika ko pa. Basta, huwag ka nang lalapit doon o makikipag-usap pa sa lalaking yon. Mabuti na yung nag-iingat kesa mapahama ka sa bandang huli. Muling paalala pa ni nanay. Noong ko lang nakita at narinig ulit ang ganong kaseryosong pagsasalita ni nanay. Hindi ko nga maintindihan pero parang may takot akong nakikita sa mga mata niya. Pero dahil hindi naman ako mapaniwalain sa ganong bagay, pinagsawalang bahala ko na lamang ang sinasabi niya. Mukha naman kasing babait si Kaloy at medyo nakakaawa na rin dahil nga sa kakaibang itsura niya at pautal-utal na pananalita. Para sa akin kasi ay hindi niya kasalanan kung pinanganak siya na kuba. Hindi rin yon dahilan para alipustahin siya ng mga tao sa paligid niya. Paminsan-minsan ay nakikita ko si Kaloy sa palengke. Nag-deliver siya doon ng mga uling. Madalas ko siyang iningitian at kinakawayan. Pero kapag nakikita ako ni nanay ay sinasaway naman niya ako sa ginagawa ko. Liam, kilala mo ba si Kaloy? Tanong ko kay Liam. Naglalakad na kami noon pauwi sa bahay galing sa pamamalengke. Parang narinig ko na yung pangalan na yan. Siya ba yung lalaking nakatira malapit sa may paanan ng bundok? Tanong niya.
Oo siya nga, sagot ko naman. Sabi na nga ba eh, siya yung tinutukoy mo, wika niya. Bakit mo siya kilala? Eh dayo lang naman siya dito, nagtatakang tanong ko. Napagkwentuhan kasi siya ni tatay at nanay noong nakaraang lang. Binilinan nga lang kaming magkakapatid na iwasan ang kuba na yon. Kaya dapat na ganun din ang gawin mo, wika niya. Ha? Eh bakit ko naman kailangan gawin yon? Muling nagtatakang tanong ko. Ang sabi kasi ni nanay ay may lahi daw sila na mambabarang. Kaya dapat na hindi tayo nakikipaglapit sa kanila. Hindi nga raw nila alam kung bakit bumalik pa yun eh. Natatakot tuloy yung ibang taga rito sa atin kasi baka mapeste raw ang mga pananim nila nang dahil sa kanya. Ang kwento pa ni Liam. Grabe naman. Hindi naman siguro mangyayari yun. Saka bakit ba kailangan nating isisi sa ibang tawang kamalasan na nangyayari sa atin? Eh hindi naman totoo na may taong nagdadala ng kapestihan o kamalasan sa iba. Kaya nga malas eh kasi nagkataon lang yon at walang may kasalanan nun. Napapailing na sabi ko. Alam mo yan ang gustong gusto ko sa iyo eh. Yung diretso mong nasasabi ang opinion mo. Nakangiti namang wika ni Liam. Yun naman kasi ang totoo. Hindi tayo dapat na humahanap ng paraan para mainis tayo sa iba. Sagot ko naman. Sa bagay, tama ka dyan. Pero eto naman ang tanong ko. Kailan mo ba ako sasagutin na din? Biglang hirit naman ni Liam. Grabe siya, naisingit ka agad yun. Natatawang wika ko. Hindi sa naiinip na ako ha, pero nakwento ko naman sa'yo na plano akong ipasok ng isang tito ko sa factory nila sa Maynila, hindi ba? Ayun, gusto ko sana na bago ako umalis dito sa atin eh, may panghawakan na ako na dahilan para bumalik dito sa Bicol. Ang sabi pa ni Liam. Tuloy ka na ba talaga sa pag-alis mo? Malungkot na saad ko. Medyo, matagal pa naman yon kaya huwag ka nang malungkot dyan. Saka huwag kang mag-alala. Kasi tutuparin ko na yung pangako ko na hindi ako titingin sa ibang babae habang nasa Maynila ako. Ang sabi pa niya. Matagal nang nabanggit sa akin ni Liam na gusto niya talagang lumuwas ng Maynila at magtrabaho doon. Gusto niya nga rin sana akong isama pero wala naman akong alam na pwedeng gawin doon. At hindi pa man siya umaalis ay nalulungkot na kaagad ako. Siyempre kasi ay may espesyal na talaga akong pagtingin sa kanya na hindi ko lang maamin-amin. Kumbaga ay nagpapakipot pa kasi talaga ako. Kaya lang habang tumatagal ay mas lumalalim na rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya naman isang araw na muli kaming lumabas para kumain sa may tabi ng ilog. Sinabi ko kay Liam na sinasagot ko na siya at girlfriend na niya ko. Nakita ko ang saya sa mukha niya, Papa Dudut. Ramdam ko ang sobrang tuwa na nararamdaman niya noon. At ng araw din na yon ay sinabi na namin kay nanay ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Hindi naman na tumutol si nanay at nagbili na basta huwag lang daw akong sasaktan ni Liam. At kapag nangyari raw yon ay silang dalawa ang magtutuos, Papa Dudut. Masaya pala sa pakiramdam ang magkaroon ng boyfriend, Papa Dudut. Lalo na kung pareho kayong seryoso sa inyong relasyon. Sigurado naman kasi akong seryoso sa akin si Liam lalo na nga nang ipakilala niya ako sa mga pamilya niya bilang girlfriend niya. Botong-boto naman sa akin ang mga ito dahil alam nila na matagal na akong nililigawan ni Liam. Si nanay naman ay palagi nagpapaalala sa akin ang mga limitasyon namin sa aming relasyon. At sinabi ko sa kanya na kailanman ay hindi ko sisirain ang tiwala na ibinigay niya sa amin ni Liam. Kubang utal, umalis ka nga dito sa amin. Ang baho-baho mo parang bulok na karne, sigaw ng isang bata. Malas ka kaya dapat ay wala ka dito sa lugar namin, sigaw pa ng isang bata. Ayun na naman ang tatlong bata na binabato si Kaloy. Kaagad ko silang nilapitan pero ako naman ang tinamaan sa braso ng isang hinagis nilang bato. Aray, sambit ko. Naku patay, tinamaan si ate ganda, wika ng isang bata. Sorry po ate, uy lika na kayo, alis na tayo dito,
Yaya ng isa kasunod ang pagtakbo nila papalayo sa amin. Nadine, may sugat ka? Nag-ala lang wika ni Kaloy na makalapit siya sa akin. Ayos lang ako. Ikaw nga dyan eh, mas marami kang naging sugat. Sagot ko naman. Kinuha ko ang panyo ko mula sa bulsa at sinimulang punasan ang ilang sugat sa mukha ni Kaloy. Magaspang ang balat ng mukha niya. Malalim ang wrinkles at maraming marka ng malalim na tagyawat. Hindi ka na dapat lumalapit sa akin. Nasaktan ka rin tuloy ng dahil sa akin. Sorry, wika niya. Medyo malapit ang mukha ko sa kanya kaya bahagya akong naamoy ang hindi kaaya-aya niyang hininga. Kita ko rin ang nabubulok niyang mga ngipin sa likod ng maitim niyang mga labi. Wala yun. Ayaw ko lang kasi na may nakikita akong sinasaktan ng ibang tao kahit na wala namang kasalanan sa kanila. Sagot ko naman. Salamat sa iyo, wika pa niya. May ilang sugat sa mukha at leeg ni Kaloy ang natuyo na at muling dumugo dahil sa natuklap na balat. Nakakaawa talaga siyang pagmasdan kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. Natulungan siya. Maugat din ang mga kamay niya. Mahaba ang maduming mga kuko at halatang hindi na nakapaglilinis ng kanyang sarili. Kaloy, ano ba? Bulalas ko nang bigla na lang nilapit ni Kaloy ang mukha niya sa akin na para bang hahalikan niya ako. Bigla ko rin tuloy siyang nasampal dahil sa pagkagulat ko. Kaagad din ako napatras ng ilang hakbang mula sa kanya. Nadine, sorry, hindi ko sinasadya. Nauutal na wika niya. Huwag kang lalapit sa akin. Pagbabanta ko habang lumingon sa paligid. Nasa bahagi kami ng lugar na walang masyadong tao kaya medyo kinabahan na rin talaga ako. Sorry talaga, Nadine. Papatawarin mo sana ako. Hindi ko sinasadya na gawin yun. Muling wika niya na para bang maiiyak na. Nagmamalasakit na nga ako sa iyo tapos babastusin mo pa ako. Grabe ka naman. Dapat pala hindi na kita tinulungan pa. Manyak. Sigaw ko sa kanya bago kaagad na naglakad papalayo. Hindi ko na rin pinulot pa ang panyong nabitawang ko dahil sa inis na nararamdaman ko noon. Naisip ko noon na hindi pala talaga tayo pwedeng basta maging mabait sa iba dahil pwede yon na maging daan para magawa nila tayo ng masama. Nang makauwi ako sa bahay ay nakita ni nanay ang sugat sa may braso ko. Pero nagsinungaling ako sa kanya at sinabi ko na nadapa lamang ako kaya ako nagkasugat. Sigurado kasi ako na pagagalitan niya ako kapag nalaman niya na nakipag-usap muli ako kay Kaloy. Naniwala naman siya at ginamot na lamang din niya ang sugat ko. Kahit sa boyfriend kong si Lia, may hindi ko na rin sinabi ang nangyari, Papa Dudut. Iniwasan ko na lamang ng mga tingin si Kaloy sa tuwing magkikita o magkakasalubong kami sa palengke. Ayoko nang palakihin pa ang issue na yon dahil ayoko rin na mapag-usapan ako sa lugar namin. Ayoko ng issue at gusto ko lang ng tahimik na buhay. Nadine, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Kaloy nang biglang lumapit sa akin. Pwede ba, Kaloy? Sinabi ko na sa iyo na ayaw na kitang kausap, hindi ba? Kaya umalis ka na. Sigaw ko sa kanya. Nadine, gusto ko lang namang humingi ng sorry sa ginawa ko sa iyo. Hindi ko naman talaga sinasadya yun. Ang wika pa ni Kaloy. Hinawakan niya bigla ang braso ko at naramdaman ko ang magaspang niyang kamay. Kaloy, ano ba? Bitawan mo nga ako. Pagpupumiglas ko. Nadine, nakikiusap ako sa iyo. Papatawanin mo na ako. Umiiyak na wika niya. Bitawan mo sabi ang braso ko, Kaloy. Sigaw ko ulit sa kanya. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang na makausap ka. Pakiusap naman ni Kaloy. Bitawan mo si Nadine. Sigaw ni Liam na kaagad na lumapit sa amin. Napabitaw naman noon si Kaloy sa braso at akmang tatakbo pero naabutan siya ni Liam. Tatlong magkakasunod na suntok ang ginawa sa kanya ng nobyo ko na kaagad niyang ikinatumba sa lupa. Liam, tama na. Awat ko nang muli sanang susuntokin ni Liam si Kaloy. Ikaw ko ba ka, ha?
Huwag na huwag mong lalapitan si Nadine. Ang pangit mo na nga, manya ka pa. Sigaw pa ni Liam. Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang makipag-usap sa kanya. Naluluhang wika ni Kaloy. Dugoan na ang kanyang pumutok na labi dahil sa mga suntok ni Liam. Wala kang ginagawang masama pero pinipilit mo siyang sumama sa'yo? Sinungaling ka rin oh. Itatak mo to sa isip mo ha. Wala kang karapatan na kausapin o lapitan si Nadine. Sigaw pa ni Liam. Bakit? Sino ka ba para pagbawalan ako? Lakas loob pang tanong ni Kaloy. Ako lang naman ang boyfriend ni Nadine. Kaya may karapatan akong pagbawalan ng sino mang lalaki na magtatakang lumapit sa kanya. Sagot naman ni Liam. Totoo bang sinasabi niya, Nadine? Lalong naluha ang mga mata ni Kaloy sa tanong niya na yon. Ang kapal din naman ang mukha mong kumpirmahin pa talaga yan kay Nadine. Natatawang wika pa ni Liam. Si Nadine ang kinakausap ko, kaya tumahimik ka dyan. Biglang sigaw ni Kaloy na ginagulat naming pareho ni Liam. Dumiretso kasi ang pananalita niya at nagbago rin ang ekspresyo ng mukha niya na tila ba galit na galit ng mga oras na yon. Oo, totoo ang sinasabi ni Liam. Boyfriend ko na siya kaya layuan mo na ako. Sigaw ko sa kanya. Muling nanumbalik ang pag-amo ng mukha ni Kaloy kasunod ang pagluha ng mga mata niya. Wala na siyang sinabi na kahit na ano at nagsimula ng maglakad palayo sa amin. Subukan mo pang lumapit kay Nadine. Lalagyan ko pa ng isang bukol yung likod mong kubaka. Ang kapal ng mukha mong ulikbaka. Umalis ka na sa lugar na to para hindi na kami malasin pa. Sigaw pa ni Liam. Liam, tama na. Hayaan mo na siya. Saway ko kay Liam. Nakakagigil na ang kuba na yan eh. Ikaw pa talaga ang makikita kong binabastos niya. Ayos ka lang ba Nadine? Tanong niya sa akin. Oo, hindi naman niya ako sinaktan. Sagot ko. Nagaya na akong umuwi na kami sa bahay at nang makausap niya si nanay ay sinabi niya rito ang nangyari. Galit na galit si nanay dahil sa nangyari at gusto pa sanang ipabarangay si Kaloy pero pinigilan ko na lamang. Sinabi ko na hindi naman ako nasaktan kaya wala siyang kahit na anong dapat na alalahanin sa akin. Sa totoo lang papadudod ay medyo na guilty rin talaga ako kasi alam ko na nasaktan talaga ng pisikal at emosyon noon si Kaloy. Mabilis kasi talaga na makonsensya ako kaya ayoko na sanang palakihin pa ang gulo na yon. Pagkatapos noon ay ilang araw kong hindi nakita si Kaloy sa palengke. Mas mabuti na yon para sa akin dahil hindi ko na siya kailangang isipin pa. Hanggang sa nakalimutan ko na rin ang ginawa niya sa akin. Huwag kang mambababae dun ha. Malungkot na sabi ko kay Liam. Paalis na kasi siya noon papunta sa Maynila para doon magtrabaho. Siyempre naman, ikaw lang ang mahal ko kaya hindi ako gagawa ng kahit na anong bagay na ikakasira ng relasyon natin at tiwala mo sa akin. Sagot naman ni Liam. Basta huwag mong papansinin yung mga babaeng lalandi sa iyo doon ha. Alam ko naman kasi na maraming magaganda at sexy na babae sa Maynila. Malungkot pa na wika ko. Nakangiti naman akong niyakap ni Liam kasunod ang paghalik niya sa noo ko. Oo pangako, ikaw lang ang titingnan ng mga mata ko at mamahalin ang puso ko, tugon niya. Medyo naiyak talaga ako sa pag-alis ni Liam. Kahit na sa Maynila lang naman siya pupunta ay hindi pa rin ako sanay na hindi siya makita ng matagal. Magkakalahating taon na rin kasi ang relasyon namin at yun ang unang pagkakataon na magkakalayo kami ng ilang buwan, Papa Dudut. Mahirap talaga sa umpisa. Lalo na at noong mga panahon na yun ay hindi pa masyadong uso ang video call o internet. Panay text at paminsan-minsan ay tawagan lamang kami sa isa't isa. Ganun pa man ay pinanghawakan ko pa rin ang pangako niya na ako lang ang mamahalin niya. Isang umaga na papalabas ako ng bahay namin para sumundo kay nanay sa palengke at magtinda ng kakanin. Ay may nakita akong bulaklak sa may labas ng pinto. Hindi pamilyar ang itsura ng bulaklak na yon, Papa Dudut. Kulay dilaw na mahaba at malaki ang mga petals. May manipis ring tangkay na kulay berde dahil curious ako
sa kung anong klaseng bulaklak na yun ay wala sa loob kong inamoy yun. Kasunod naman ang biglang pagdilim ng paningin ko. Nang muli akong magmulat ng mga mata ay nakita ko ang sarili ko sa isang napakadilim na lugar. Pakiramdam ko nga noon ay hindi pa ako nakamulat dahil sa pagkakabulag sa kadiliman. Sinubukan kong sumigaw, Papa Dudut. Pero walang lumabas na boses sa bibig ko. Pero may narinig akong boses na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Pangalan ko ang binabanggit niya pero hindi ko siya makita. At nang subukan ko pang muling sumigaw para humingi ng tulong ay napabangon na ako mula sa kinahihigaan kong kama. Mabuti naman at gising ka na, anak. Nag-alalang wika ni nanay. Nasa may upuan siya ng katabing kamang kinahihigaan ko. Ano pong nangyari? Nagtatakang tanong ko. Pinuntahan ako ni Kaloy sa palengke at sinabi niya na nakita kanyang walang malay sa may labas ng pinto. Kaya nagmamadali akong umuwi dito. May isang oras ka na rin nakahiga dyan sa kama mo at bala ko na sana humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sagot pa ni nanay. Nasaan po si Kaloy? Tanong ko. May kung anong akong naramdaman sa dibdib ko na hindi ko maintindihan. Parang kaba o kilig na nagsisimula na ring gumulo sa isipan ko. Nasa labas siya. Pinapaalis ko na nga at sinabi ko na maayos ka na ngayon eh pero ayaw namang umalis. Sagot pa ni nanay. Bakit hindi niyo po siya pinapasok? May inis na tanong ko. Ha? Eh hindi ba nga may ginawa siyang masama sa iyo noong nakaraan kaya hindi ko na siya? Mabait na tao po si Kaloy. Kaya dapat na pakitunguhan niyo po siya ng maayos. Inis na putol ko sa mga sinasabi ni nanay. Umalis na ako mula sa kama at kaagad na lumabas ng bahay. Nakita ko si Kaloy na nakatayo sa medyo malayo mula sa bahay namin. Siguro ay ilang beses siyang pinaalis ni nanay kaya doon na lamang siya nagstay. Naawa tuloy ako sa kanya at kaagad ko siyang nilapitan. Kaloy, wika ko nang makalapit ako sa kanya. Nang humarap siya sa akin at magtama ang mga tingin namin, ayon na naman ang kaba at kilig na nararamdaman ko sa may dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ko yon nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong naging masaya nang umiti siya sa akin. Nadine, kumusta ka na? Medyo pautal na tanong niya. Maayos na ako. Thank you sa ginawa mo kanina. Nakangiting sagot ko. Naglakad pa ako ng ilang hakbang palapit sa kanya. Namoy ko ang maasim na amoy niya pero wala akong pakialam pa. Gusto ko lang na mas mapalapit ako sa kanya. Wala yun. Nag-alala kasi ako kung anong nangyari sa iyo. Hindi ka na ba galit sa akin? Tanong niya ulit. Hindi na, kalimutan mo na yung nangyari. May gagawin ka ba ngayon? Tanong ko naman sa kanya. Wala naman, bakit? Patanong na sagot niya. Gusto mong pumasok sa loob ng bahay? May ginawa akong bibingka, masarap yon. Nakangiting anyaya ko sa kanya. Hindi na, baka kasi magalit ang nanay mo. Tanggi naman niya. Hindi magagalit yon, akong bahala. Halika na. Anyaya ko pa bago siya hinawakan sa kamay at hinila papunta sa bahay namin. Nagulat si nanay nang makita niyang kasama ko si Kaloy pabalik ng bahay. Gusto niya pa sana itong paalisin pero sinabi ko sa kanya na bisita ko si Kaloy at gusto ko siyang makasama ng araw na yon, Papa Dudut. Mula noon ay madalas nang naging pagkikita namin ni Kaloy. Hindi ko na nga maintindihan pero sobrang saya ko talaga sa tuwing makakasama o nakakausap ko siya. Madalas niya akong dinadalaw sa bahay at sinasabayan sa paglalakad papunta sa palengke. Pakiramdam ko ay sobrang safe ko kaya kasama ko siya sa lahat ng oras. Kahit pa ulit-ulit lang ang pinagkwekwentuhan namin ay ayos lang kasi nai-enjoy talaga akong kasama siya. Oh, nandito pa pala yan, ang wika ni nanay nang maabutan niya sa bahay si Kaloy. Paalis na rin po ako, ang sabi naman ni Kaloy na bigla na ring tumayo. Mamaya na. Hindi pa tapos yung kinikwento mo sa akin, hindi ba? Pigil ko naman sa kanya kasi ayoko pa talaga siyang umalis sa bahay namin. Maghahapon na. Wala ka bang balak na ibang gawin kung hindi ang makipagkwentuhan?
sa lalaki na yan, Nadine, ang inis na wika ni nanay. Tapos naman na po ako sa mga gawaing bahay, nanay, sagot ko naman. Pero hindi dahilan yun para umupo ka na lang dyan buong maghapon. Hindi mo na nga ako sinamahang magtinda sa palengke kasi ang sabi mo ay masama ang pakiramdam mo. Tapos, maabutan lang pala kitang may kahuntahan dito sa bahay, paninermon pa ni nanay. Mga ngatwiran pa sana ako nang bigla namang magsalita si Kaloy. Mabuti pa ay magpahinga ka na lang muna, Nadine. Ang sabi mo kanina ay masama ang pakiramdam mo, hindi ba? Aalis na rin ako para makapagsimula ako sa mga gagawin kong uling, ang wika pa ni Kaloy. Mabuti pa nga nang hindi puro pagpunta rito sa bahay namin ang inaatupag mo, ang sabi pa ni nanay. Mauna na po ako, paalam pa ni Kaloy kay nanay pero hindi siya nito pinansin. Iahatid na kita sa may labas, ang wika ko naman at sinabayan siya sa paglalakad. Oo nga pala, nakalimutan kong ibigay ito, ang sabi ni Kaloy nang nasa may labas na kami ng bahay. Inuha niya mula sa loob ng bayong na hawak niya ang isang kulay dilaw na bulaklak. Ang ganda naman nito, saka ang bango pa. Wika ko nang maamoy ko ang bulaklak. May hatid yung kakaibang gaan sa pakiramdam ko na parabang ayaw ko na yung bitawan pa. Bibihirang makita ang bulaklak na yan. Kinuha ko pa yan mula sa pana ng bundok. Sana eh nagustuhan mo, ang sabi pa ni Kaloy. Oo naman, ang gandang-ganda kaya nito. Salamat ha, sagot ko naman at saglit pa kaming nagkwentuhan doon ni Kaloy bago siya tuluyang umalis. Bumalik naman ako sa loob ng bahay at naabutan ko si nanay na nasa may sofa. Tumawag sa akin si Liam kanina. Ang sabi niya ay hindi mo na raw sinasagot ang mga tawag niya, ang sabi pa ni nanay. Busy lang po ako, nanay, sagot ko naman habang inaamoy ang bulaklak na bigay ni Kaloy. Busy saan? Sa pakikipaghuntahan mo sa buong araw dyan sa kuba na yan? Inis na tanong pa ni nanay. Huwag niyo po siyang tawagin ng ganyan kasi may pangalan po siya, inis naman na sabi ko. Nadine, hindi maganda para sa isang kagaya mong may nobyo na ang nakikitang madalas na nakikipag-usap sa ibang lalaki. Ano na lang ang sasabihin ng ibang taong nakakakita sa inyo? Dagdag pa ni nanay. Wala po akong pakialam sa mga sasabihin nila dahil wala naman po akong masamang ginagawa. Bahala na po sila sa kung ano man ang gusto nilang isipin o sabihin sa amin ni Kaloy. Basta mabait po si Kaloy at hindi po siya malas kagaya ng mga sinasabi ninyong lahat. Mataas ang boses sa sagot ko kay nanay bago ko siya iniwanan sa may sala. Padabog akong pumasok noon sa kwarto ko dalang bulaklak na bigay ni Kaloy. Kung dati-rati ayoko talaga na pinag-uusapan ako ng ibang tao, ngayon ay wala na akong pakialam pa. Gusto ko lang na maging masaya at nararamdaman ko ang saya na yon kapag kasama ko si Kaloy. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo nang naging madalang ang pagsagot ko sa mga tawag ni Liam. Hindi ko na rin nire-replyan ang mga text niya at palagi lang akong nagdadahilan na busy lang ako sa bahay o kaya ay pagod ako. At sa paglipas nga ng mga araw ay nagkaroon na ako ng espesyal na nararamdaman para kay Kaloy. Gusto ko na palagi ko siyang kasama sa lahat ng oras. Ayoko siyang nawawala sa paningin ko at madalas kong inaaway ang mga taong nagpaparinig na pangit ng itsura niya. Para bang handa ako makipag-away kanino man, maipagtanggol ko lamang si Kaloy. Hindi pa naman ako yung palaaway na tao. Hindi nga ako marunong magparinig dahil takot ako na masaktan ng pisikal. Pero pagdating kay Kaloy ay hindi ko napipigilan ang sarili ko na makipagsagutan sa iba. Pati nga bata ay napapatulang ko na noon. Si Kaloy na lang din ang puipigil sa akin kasi baka kung saan pa mapunta ang away na yon. Kaya pagdating sa bahay ay serbo naman ang inaabot ko kay nanay. Napansin ko naman na ang dami talagang nagbago sa akin ang dahil kay Kaloy na hindi ko maintindihan. Isa lang ang medyo sigurado ako noon. Napapamahal na talaga si Kaloy sa akin, Papa Dudut. Ako nang magdadala ng bayong na yan, Nadine, ang wika ni Kaloy nang makalapit siya sa akin. Salamat,
Akala ko may importante kang gagawin ngayon, nagtatakang tanong ko. Sinabi niya kasi kahapon na ilang araw niya akong hindi mapupuntahan dahil may kailangan siyang gawin. Pero natapos ko na kaagad kaya nakapunta na ako dito sa inyo. Sagot naman niya. We, ang sabi mo eh, na-miss mo lang kagad ako kaya tinapos mo kagad yun. Pabirong wika ako naman. Parang ganun na nga, nakangiting sagot niya. Ang gaan talaga sa pakiramdam kapag kasama ko si Kaloy, para bang wala na akong kahit na anong mahihiling pa. At takot ako na maagaw siya ng iba sa akin. Handa akong gawin ang lahat para manatili siya sa tabi ko. Naisip ko tuloy na siguro ay dapat ko nang talagang tapusin ang relasyon namin ni Liam. Hindi bang sabi ko sa iyo eh, layuan mo na ang girlfriend ko? Sigaw nang biglang lumapit sa amin si Liam kasunod ang malakas na suntok ay Kaloy. Diyos ko Liam, bulalas ko. Sira ulo ka talagang kuba ka? Ayaw mo ba talagang tigilan si Nadine? Sigaw ni Liam. Muli sana niyang sasaktan si Kaloy pero kagad akong humarang at tinulak si Liam. Pwede ba tumigil ka na? Sigaw ko sa kanya. Nadine, sumusobra na ang kuba na yan eh. Kailangan na niyang maturuan ng leksyon. Babasagin ko na talaga ang bungo ng ulikma na yan para magtanda siya. Ang baho na nga ang pangit pa ng itsura. Sobrang kapal ng mukha na dumikit-dikit sa'yo. Sigaw ni Liam. Sabi nang tumigil ka na, sigaw ko pa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sampalin si Liam, Papa Dudut. Masyado nang masakit ang panlalait na ginagawa niya kay Kaloy. At kahit na ako ay nasasaktan na sa mga sinasabi niya. Nadine, bakit mo ko sinampal? Gulat na tanong pa ni Liam. Dahil sumusobra ka na, hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan si Kaloy. Kasi mabuti siyang tao, sagot ko sa kanya. Pero hindi ba ayaw mo sa kanya? Nilalayuan mo siya dati pero ano to? Naguguluhan pa rin tanong ni Liam. Alam mo mabuti pa eh, umalis ka na lang. Pagtataboy ko sa kanya. Oo nga, umalis ka na lang. Segunda pa ni Kaloy na nasa may likuran ko. Tumahimik ka dyan kuba ka ha. Kung ayaw mong samain ka ulit sa akin at basagin ko yung bukol sa likod mo, pagbabanta pa ni Liam. Hindi ka pa talaga titigil Liam, umalis ka na nga dito, pagtataboy ko pa ulit sa kanya. Hindi ako aalis dito, yung kuba na yan ang palisin mo dahil ako ang boyfriend mo na din, pagmamatigas niya. Pwes hindi na kita boyfriend dahil break na tayo, sigaw ko naman sa kanya. Anong sinasabi mo? Nadine, mas pinipili mo ang kuba na yan kesa sa akin? Muling tanong niya. Oo, mas pinipili ko si Kaloy kesa sa iyo. Kaya tigilan mo na ako. Kaloy, halika na. Ihatid mo na ako pa uwi. Wika ko bago ako hinawakan ang kamay ni Kaloy at walang lingon sa likod na nagsimulang maglakad. Hindi kagad ako tinigilan ni Liam, Papa Dudut. Ilang beses pa siyang pumunta sa bahay pero hindi ko siya hinaharap. Hanggang sa kinausap na rin niya si nanay pero buo na talaga ang loob ko na makipaghiwalay sa kanya. Kahit nga si nanay ay kinausap ako at sinabi na bigyan ko raw ng pagkakataon ng relasyon namin ni Liam. Huwag raw akong gumawa ng basta-basta ng mga desisyon na hindi ko pinag-iisipan. Sinabi ko kay nanay na sigurado na ako sa mga sinabi kong yon at huwag na sana siyang makialam pa sa buhay ko. Doon na kami nagkasagutan na dalawa dahil hindi na raw niya kayang tiisin ang pagtataas ng boses ko sa kanya. Ano ba kasi nangyayari sa iyo anak? Hindi ka naman dating ganyan, ang wika pa ni nanay. Pare-pareho lang po kayo. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi niyo kami naiintindihan ni Kaloy, sigaw ko pa sa kanya. Anak, hindi na maganda yung inaasal mo nang dahil sa lalaki na yan, sagot pa ni nanay. Ayan, ganyan naman kayo eh. Wala na kayo ibang nakitang sisihin kung hindi si Kaloy. Ano ba kasing ginagawa sa inyo ni Kaloy? Bakit lahat kayo galit na galit sa kanya? Mabuti siyang tao kaya dapat na hindi niyo siya pinagsasalitaan ng ganyan. Hindi niyo siya dapat pinag-iisipan ng masama. Palibasa, pare-pareho lang kayo mapanghusgan na akala ninyo ay malilinis kayong lahat.
Sigaw ko kay nanay kasunod ang pagtapat ng palad niya sa pisngi ko. Yon ang kauna-unahang pagkakataon na nasampal ako ni nanay Papa Dudut. Kaya napaluha talaga ako. Hindi ko siya hinuhusgahan anak. Alam ko na hindi ka ganyan. Kaya alam ko na may hindi magandang nangyayari sa iyo. Pansinin mo yung sarili mo, ang daming nagbago sa iyo nang dahil lamang sa kanya. Wala sa amin ang mali anak, nandyan sa kinikilos at pagbabago mo. Sagot pa ni nanay. Hindi na ako nagsalita noon at padabog na pumasok sa kwarto ko. Doon ako umiyak ng umiyak habang nakayakap sa malaking unan ko. Bakit ba mahirap para sa kanila na intindihin ako at ang nararamdaman ko para kay Kaloy? Bakit hirap sila natanggapin na pwede ko ring mahalin ang isang kagaya niya? Bakit ba pare-pareho sila ng pag-iisip? Nakatulog na ako noon na may hinanakit na nararamdaman kay nanay, kay Liam at sa iba pang mga tao na galit kay Kaloy. Kung galit sila kay Kaloy, galit naman ako sa kanilang lahat. Nadine? Isang boses ang gumising sa diwa ko. Naimulat ko ang mga mata ko pero para pa rin akong nakapikit dahil sa kadiliman. Lumingali nga ako pero wala akong makita na kahit na ano o sino. Nadine? Muling umalingaw-ngaw ang boses. Sinong nandyan? Nais kong itanong pero walang lumabas sa bibig ko. Para bang ang tumatawag lang sa pangalan ko ang may kakayahan na makapagsalita sa napakadilim na lugar na yon. Akin ka lang Nadine, akin ka lang. Muling sabi ng tinig na umaalingaw-ngaw. Nagsimula nang makakita ako ng isang banga na nagliliwanag at mapagtanto kong tila nang gagaling doon ang boses na naririnig ko. Walang ibang pwedeng magmay-ari sa'yo dahil akin ka lang. Akin ka lang, tandaan mo yan. Muling alingaw-ngaw ng nakakakilabot na boses na yon. Marami pa siyang sinabi at lahat ng yon ay kilabot ang hatid sa buong katawang ko. Kaya unti-unti na ako naglakad palapit sa banga. May kulay pulang tubig na laman ang banga pero nagulat ako nang hindi ang mukha ko ang makita ko sa refleksyon. Tumatawa siya sa labas, ang kanyang bulok na mga ngipin, labis na kilabot ang bumalot noon sa katawan ko. Bakit siyang nakikita ko, Papa Dudut? At hindi ang refleksyon ko. Bakit ganito ang kilabot na nararamdaman ko ngayon? Nasaan ba ako? Kaloy? Bulalas ko nang makabangon ako mula sa kinahihigaan kong kama. Tumatagaktak ang pawis sa mukha ko, liig at sa dibdib ko. Nadine anak, eto ang tubig, uminom ka muna. Ang wika ni nanay na nalingunan ko sa tabi ko. Tila kanina pa niya akong hinihintay na magising. Kaagad ko namang kinuha ang baso ng tubig at ininom yon dahil para bang uhaw na uhaw ako. Ano nang pakiramdam mo? Kumusta ka na? Tanong ni nanay. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ko rin. Nilibot ko ang tingin ko sa buong kwarto. Akala ko noong una malabo lang ang paningin ko dahil sa kagigising ko lamang. Yun pala ay malabo talaga ang paligid dahil sa usok na nanggagaling sa tatlong palayok na nasa may pintuan. Bumuntong hininga muna si nanay bago nagsalita. Pumunta ako kahapon sa isang albularyo at humingi ako ng tulong sa kanya. Sinabi niya sa akin na ginayuma ka raw na din ang wika pa ni nanay. Saglit akong napatulala sa sinabi ni nanay. Walang makapagsalita na pwedeng itugon sa kanya. Ang usok na mula sa palayok na yan ang pwedeng makabawa sa epekto ng gayuma na ginawa sa iyo ni Kaloy. Ngayon sabihin mo. Sabihin ko ano ang nararamdaman mo para sa kanya? Tanong pa ni nanay. Hindi pa rin ako makapagsalita dahil pilit kong kinakapa ang nararamdaman ng puso ko. Tinitimbang ko kung kanino kina Kaloy at Liam, sino sa kanila ang mas mahal ko. Bakit nga ganun? Bakit parang biglang nabawasan ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Kaloy ng mga oras na yon? Hindi ako sumasagot kay nanay noon, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na gusto ko na lamang na magpahinga at hinayaan naman niya akong matulog muli. Pero kinabukasan ay muling bumalik ang buong pagmamahal na nararamdaman ko para kay Kaloy.
Kahit sigurado ako sa nararamdaman ko ay naguguluhan naman ang isipan ko. Bakit nga ba bigla-bigla na lang ako nagbago? Bakit parang may maling nangyayari sa akin? Ayoko maniwala sa sinasabi nila pero parang may dapat talaga akong malaman. Nadine, tawag sa akin ni Liam. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Nadine, sandali, wika pa niya at pumunta na sa harapan ko. Pwede ba Liam, umalis ka na nga dyan sa dinadaanan ko? Wika ko sa kanya. Kailangan nating mag-usap, giit niya. Wala tayong dapat na pag-usapan dahil tapos na tayo, ang sabi ko pa sa kanya kaagad. Ginagayuma ka lang ni Kaloy. Biglang wika naman ni Liam. Hindi ako nakapagsalita kaagad dahil nandun na naman ang lito sa isipan ko. Nadine, alam ko naman na ako ang mahal mo. Kung ano man ang nangyayari sa iyo o nararamdaman mo sa ngayon, epekto lang yan ang gayumang ginagawa sa iyo ni Kaloy. Dagdag pa niya. Tumahimik ka na. Huwag mo na siyang siraan pa para lamang bumalik ako sa iyo. Galit na sabi ko sa kanya. Hindi ko siya sinisiraan. Kung gusto mo, sumama ka sa akin at pumunta tayo sa bahay niya para malaman mo ang totoo. Sagot pa niya. Ayoko maniwala kay Liam at hindi rin talaga ako naniniwala sa mga gayu-gayuman na yan. Pero napilitan akong sumama kay Liam dahil gusto ko na ring malaman ang katotohanan. Pumunta kami sa isang kubo na malapit sa may paanan ng bundok at hindi nakalak ang pinto ng kubo at nagawa namin pumasok sa loob. May hindi kaaya-ayang amoy sa loob noon. Amoy asupre kahit na hindi naman bumuga ng usok ang bulkan. May kakaibang lansa rin na hindi ko maintindihan hanggang sa makarating kami sa isang sulok ng kubo. Mga panyo ko to eh. Wika ko nang makita ko ang mga panyo ko. Pero hindi yun ang nagbigay ng kilabot sa akin kung hindi ang panga na may laman na pulang tubig. Kung saan ay nakababad ang dalawang panyo ko. Nainiwang ko dati kay Kaloy. Hindi ako pwedeng magkamali, iyon ang banga sa panaginip ko. Doon din ang gagaling ang malansang amoy na umaalingasaw sa ngayon. May mga tuyong dahon din na nakapalibot doon at sa isang tabi ay may mga bulaklak na kulay dilaw. Mga salay na bulaklak to. Ang bulaklak na ginagamit para makapanggayuma. Yun ang kwento sa akin ng lola ko noon. Sabi na tama ang hinala ko eh. Ginayuma ka talaga ni Kaloy, ang wika pa ni Liam. Nagsimula nang mangilid ang luha sa mga mata ko dahil mas lalo akong naguguluhan noon sa nararamdaman ko. Hindi ko tuloy alam kung ano ang sasabihin ko noon hanggang sa kumuha ng palayok si Liam. Anong gagawin mo? Tanong ko. Sisirain ko tong banga dahil sigurado ako na ito ang dahilan kung bakit parang nahihibang ka sa kuba na yon. Sagot niya kasunod ang malakas na paghampas sa banga kung nasaan ang dalawang panyo ko na nakababad. Nabasag yon at mas lalong umalingasaw ang masamang amoy. Kumalat sa sahig ang mga uod pati ng iba't ibang lamang loob na kung anumang hayop ay hindi ko na alam. Sinira ni Liam ang mga salay na bulaklak. Habang ginagawa niya yon ay parabang nagsimulang bumalik ang pagmamahal ko para sa kanya. Lalo tuloy akong naluha ng maalala ko ang pagsampal ko at ilang beses na pagtataboy sa kanya. Hanggang sa lumapit na ako sa kanya at hinawakan ko ang mga kamay niya. Liam, I'm sorry. Naiiyak na wika ko. Napalunok si Liam kasunod ang mahigpit na pagkakayakap niya sa akin. Hindi man niya sabihin, alam ko na ang nasa isipan niya. Wala na ang epekto ng gayuma sa akin. Kaagad na rin kaming lumabas ng kubo. Nadine? Gulat na wika ni Kaloy nang makasalubong namin siya. Hindi pa kami masyadong nakakalayo noon sa kubo. Napatingin siya sa bukas na pinto ng kubo niya bago bumalik ang tingin sa amin. Anong ginawa ninyo sa kubo ko? Diretsyong tanong niya habang matalim ang tingin ng mga mata niya. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng takot sa kanya. Nagtago tuloy ako sa may likuran ni Liam. Alam na namin ang sikreto mo, matigas na sagot ni Liam. Anong ibig mong sabihin? Nanlalaki ang mga mata ang tanong ni Kaloy. May pawis na namumuo sa noo niya at nagsisimulang mamula ang mga mata niya.
Alam na namin ang tungkol sa banga na tinatago mo sa loob ng kubo mo. Ang banga kung nasaan ang gayuman na ginawa mo para kay Nadine, sagot pa ni Liam. Hindi totoo yan. Wala akong gayuman na ginagawa, Nadine. Nadine, sumama ka sa akin. Umalis ka sa likod ng lalaking yan, utos pa ni Kaloy. Hindi ako sasama sa iyo. Naging mabait ako sa iyo tapos ang hindi ko alam, ginagayuma mo na pala ako, sagot ko sa kanya. Sasama ka sa akin dahil ako ang mahal mo. Ako ang mahal mo, Nadine. Ako lang dahil akin ka lang, diretsong sabi ni Kaloy at nagawa niyang lumapit sa akin at sinimulan akong hilahin. Bitawan mo ko, Kaloy, hindi na ako sasama sa iyo, sigaw ko. Akin ka lang kaya sumama ka na sa akin. Hila pa sa akin ni Kaloy pero kaagad na siyang nasuntok ni Liam. Hindi ka talaga titigil na kuba ka? Sigaw ni Liam. Kasunod ang ilang suntok kay Kaloy. Hindi ko na siya nagawa ang pigilan pa dahil sa takot at galit na nararamdaman ko noon. Tuluyang talagang nawala ang kung anumang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Kaloy. Kahit pati ang awa ay wala na rin. Tama na, ayoko na. Huwag mo na akong saktan. Hindi ko na ulit gagawin yun. Tigilan mo na ako. Pagmamakaawa ni Kaloy at inamin niya na rin sa wakas ang ginawa niyang panggagayuma sa akin. Hindi mo na talaga magagawa yon dahil hinding-hindi ka na makakalapit pa kay Nadine, sigaw pa ni Liam. Dumiretso kami noon sa isang albularyo ni Liam. Doon ay kinumpirma nga sa akin ang albularyo na napasa ilalim nga ako sa isang malakas na gayuma. Sinabi niya rin na kilala ang pamilya ni Kaloy sa pambabarang at panggagayuma. Kaya binigyan niya ako ng pangontra para hindi na mapasa ilalim muli sa itim na kapangyarihan ni Kaloy. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay hindi ko na nakita pang muli si Kaloy sa lugar namin. Ang balita ko ay may ilang tao rin na pumunta sa kanyang kubo at pilit siyang pinapaalis. Nakaramdam na naman ako ng awa sa sinapit niya pero may galit pa rin sa dibdib ko dahil sa panggagayuma niya sa akin. Paminsan-minsan ay dinadalaw niya ako sa panaginip at sa tuwing magigising ako ay sinusundan ko yon ng taimtim na pagdarasal para hindi niya magawa na muling makontrol ang isip at nararamdaman ko. Mabuti na lang talaga at hindi ako basta sinukuha ni Liam noon dahil kung nagkataon, baka si Kaloy ang napangasawa ko at naging tatay ng mga anak ko. Ngayon, Papa Dudut, ay 6 na taon na kaming kasal ni Liam at may mga anak na rin. Tahimik na ang aming buhay at masaya na ako sa piling ng pamilya ko. Salamat po pala sa pagbasa nitong sulat ko at palagi kong pinagdarasal na sana ay dumami pa ang inyong mga subscribers at mas malayo pa ang marating ng inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Nadine. Maraming salamat kay Nadine sa pagsulat mo sa aking YouTube channel at pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi talaga madali ang mapasailalim ng isang itim na kapangyarihan. At mabuti na lang, tunay na pag-ibig pa rin ang nagtatagumpay sa huli. Dahil kung tuluyang sumuko kagad si Liam, hindi natin alam kung ano ang pwedeng ibang magawa niya sa iyo nang dahil sa matinding pagmamahal na nararamdaman niya. Basta palagi kang magdasal sa puong may kapal para patuloy niyang protektahan ang iyong sarili at buong pamilya. Mga kastorya, maraming pwedeng gawin ang mga taong sobra kung magmahal. Pero kung kakapit naman siya sa itim na kapangyarihan ay sigurado na hindi magtatagumpay ang anumang pinaplano niya para sa taong mahal niya. Kaya piliin natin ang mga taong pakikisamahan natin at hindi sa lahat ng oras ay pwede tayong maging mabait. Ang pagiging mabait kasi ay pwedeng maging dahilan para magawan tayo ng masama ng ibang tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na mag-like, share and subscribe. At hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.